Hello guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay may pagkakautang at ito po ay talagang gustong gusto nyo ng bayaran? Lalo na po ang maniningil sa atin ay talagang hindi sila napayag at pauli-uli na napunta sa ating tahanan. At sinasabi pa, binabalaan pa po tayo na pag hindi nagbayad ay tayo ipakukulong, ipapabarangay, or magkita sa korte, ganyan po yon. Ngayon, ang videong ito ay para po tayo ay agad-agarang mabayaran natin lahat ang ating mga pagkakautang. Isa po to sa pinakamabisa na pambayaran ng ating mga utang para po mawala na lahat ang ating mga intindihan kasi napakasakit po sa dibdib na meron po tayong mga dinadalang ganyan. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakahirap po talaga na magkaroon po ng utang, lalo't ganyan po na tayo po ay sinisingil na ng tao na ating pinagkakautangan. Ako nga po ay nakaranas din ng ganyan na talaga naman pauli-uli sila dito at sinabi po sa akin ay magkita daw po kami sa barangay, meron din po magkita sa korte, or kaya po lumapit na sila sa abogado, ako daw po kanilang ipakukulong. Lahat-lahat na po ng mga ano'y sinabi po nila sa akin, pero nakabayad naman po ako dahil ako po ay tinulungan ng aking mga kapatid. Kumbaga sila po ay nagbayad noon, pero hanggang ngayon, hindi ko na po sila binayaran. Charot. Ayan, hindi ko na po ano, kumbaga tulong na nila yun sa atin. Pero soon, ating babayaran po talaga yan. Kumbaga tayo yung nagsisimula pa lamang at kung ikukumpara ang buhay ko dati at sa buhay ko ngayon, ay talaga namang maigi. Maiging maigi talaga dahil hindi na po kami naasa sa aming mga, sa aking pamilya. Yun. Ngayon po, kung gusto niyo po mabayaran ang mga yan, dahil ako talaga gagawa po yung ritual na to ng pamamaraan para mabayaran po yan. Kung hindi po may tutulong sa inyo, may biglaan po kayong pera na marireceive na hindi nyo inaasahan, or may mga tao na talaga naman may mabubuting kalooban na talagang magbo-voluntaryo na bayaran niya ito para hindi lamang kayo mapahamak, hindi kayo makulong. Pero once na kayo nagkaroon ng pera, ibabalik nyo po sa kanila para lang po makaraos. Tapos mangako po kayo na kapag po kayo ay nakaraos na at kayo po ay meron ng natagpusan nyo na yung mga iba pang mga pagkakautang ninyo, ay unti-unti nyo po silang bayaran. Ngayon, kung inyong pamilya, huwag nyo nang bayaran. Charot. Ngayon po, ganito po yan. Ito po ay ilan sa mga mabibisang ritual para po mabayaran nyo po kaagad sila. At yun po, marami po mga magagandang magiging paraan para ito po ay mabayaran ng hindi nyo po inaasahan. Kaya kayo po ay kalmado lamang, dahil kung kayo po isip ng isip kung paano nyo po yung babayaran, ay talagang mananakit ang inyong isipan. Dahil numero uno, lalo't wala na po talaga kayong maisip, pag-upaubayan nyo na lang po yan sa Panginoon, tapos gumawa po kayo ng ganito ritual. Ito po ay isa sa pinakamabisa na para tayo ay makabayad sa ating pagkakautang. Unang-una, humarap po tayo sa may silangan, sa may sinag ng araw. Meron po tayong bossing na manonood na naalala daw po ang kanyang lolo na yumaon na, sumalangit na wa po at naalala po niya yung lolo niyang albularyo sa atin. Kasi nung ako daw po ay napanood niya, naalala niya yung lagi ko po sinasabi kasi yung sinag ng araw, sa liwanag ng araw at ganun din po ng buwan, ay naalala niya ang kanyang yumaon lolo na albularyo. Ganun din daw po ang lagi-lagi sinasabi. Kaya po, kumbaga ay siya ay naging bossing na nating taga-panood at taga-subaybay po sa atin. Dahil po sa paniniwala ko din po at yun din po ang nakatulong sa akin kasi nga po, ako nga po, kagaya ng lagi ko po kinukwento sa inyo, na talagang hindi ko na alam ang aking gagawin at talagang, close na isipan ko, hindi ko na alam kung ano pa pong iisipin ko dahil parang feeling ko, nagawa ko na po lahat-lahat at wala na akong iba pang malalapitan. Kaya ang ginawa ko po ay ako po nagpahiga-higa, lalong walang nangyari. Tapos po, wala na akong maisip kung ano po ang aking magiging solusyon. Kaya po, ginawa ko po, bigla na lang akong bumangon at inisip ko na
Kailangan akong kumilos. Ginawa ko po lahat ang mga ritual na aking mga nalalaman. At yun, nagdire-diretso na po ang swerte na pumasok po sa aming buong buhay na hindi ko inaasahan. At kumbaga, ang ina-expect ko lamang ay konti lamang. Kung sabi ko nga po sa mister ko, kasi po may negosyo po kami, sabi ko po sa kanya, kahit kumita tayo ng mga 10,000, masayang-masaya na ako, pandagdag yun sa ating pangangailangan. Aba, hindi ko po akalain na ang laki ng kita. Kaya po sabi ko, ba, okay na okay ito. Tapos po, minsan darating pa tayo doon, parang akala mo may artista, nilalabot. Tapos magtataka ka, bakit ang mga katabi namin walang tao? Pero kami, parang akala nyo po may artista sa loob na talaga napakadaming tao. Yun po pala, ay talagang pila sa mga nabili. Yun, ganun po ang kabenta. Kaya ako naman natutuwa. At talaga namang super epektibo itong ating mga pinagagagawang ritual. At ganun din sa, kumbaga tayo po ay nakapasa sa YouTube, tapos ang mga anak ko hindi ko nasakit ng ulo, ng mga nagdaang araw nagdaang panahon talagang sobrang sakit ng aking ulo sa kanila. Tapos yun nga po, nagdire-diretso na lahat-lahat na po ng pampaswerte na natatanggap ko ay talaga naman labis-labis, siksik, liglig at umaapaw. Kaya ako naman po ay tuwan-tuwa, sinishare ko po sa inyo. At ang hangad ko po ay maging ganun din po ang mangyari po sa inyo sa nangyari po sa amin, nangyari po sa akin. Ayan. Ito po ay humarap po tayo sa may silangan. Pagtapos kailangan po ay taos sa ating kalooban at talagang damandama po natin ang lahat ng mga pighati at mga nararanasan natin mga problema sa ngayon. At ganoon din po yung mga kahilingan, kailangan ready na lahat yan na hindi nyo po gagamitan ng sana. At pagkatapos po, kumuha po kayo ng isang baso. Yung isang baso yun ay ilalaan nyo po yun para sa inyo po mga wishes. At yung isang baso naman, ng parehas po may laman ng mineral. Kahit po tigkakalhati po sila, kahit hindi malamig, malamig na tubig, kahit tubig sa mineral. Sa mineral kasi inumin po natin yung isa. Ngayon po, ganito po inyo pong gawin. Yung isang baso po ay lagyan nyo po ng tubig na kung may konting asin. Yun po ang ating inumin. At pagkatapos po nyan, ako po'y busog na naman. At pagkatapos, pagpasensya nyo na. At pagkatapos po niyan, yung isa naman, ay maghanda po tayo ng yellow paper. Pagkatapos, maghanda rin po tayo ng pinakamataas na antas ng pera. At pagkatapos po niyan magsusulat po tayo doon sa yellow paper lahat ng ating mga kahilingan. Isusulat po natin ang petsa dyan. Isusulat po natin ang tunay nating pangalan at ipilido. At pagkatapos lahat po ng mga kahilingan na hindi po natin gagamitan ng sana. At pagkatapos po ay pangalan natin at tapos ay lagda. At pagkatapos ay ating pong ipopold. Mas mainam pa po, lagyan po natin ng daw ng laurel. Lagi po natin samanan ng daw ng laurel. Dahil ito po ay nagdadala sa atin ng swerte pero tagumpay sa ating buhay. Isipit po natin doon, ipold ng mabuti at ating pong dahan-dahan na ididip sa loob po ng tubig. Yung pong walang asin ha, wala pong asin. Pagkatapos po niya, idip po natin doon at hayaan po natin siya kung siya ay bubuka o ano man ang mangyari sa kanya sa loob. Sa akin po, bumuka siya. Pero nandun pa rin yung daon ng laurel. Kaya kailangan na estimate nyo po yung daon ng laurel ay nakaganyan, hindi po nakaganon para hindi lumagpak sa baba. Ang daon ng laurel, mas mainam naka-ano siyang ganon, nandun pa rin siya sa loob. At pagkatapos po niya, habang tayo po ay nananalangin ng TMT, mas mainam po na meron po tayong liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Meron po tayong kandila. Mas mainam po ang kandila natin ay dilaw or kaya berde, pula or white. Yan po. Dito po tayo sa dilaw. Ito po ay liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Kahit kayo po ay nasa simbahan, mas mainam po na bago nyo po ito bubuksan ay mananalangin po muna tayo. Lahat po ng ating kahilingan ay hiling din po natin dito sa ating kandila. Liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. At pagkatapos, banggitin po natin ng 7 beses ang ating pangalan. At tapos po kahilingan na mabayaran na po lahat-lahat ang ating mga pagkakautang. At pagkatapos, banggitin din po natin lahat-lahat ang ating kung magkano po ito. At syempre, sumunod ay yung labis-labis naman sa ating mga kahilingan. At pagkatapos ay gagamitan po natin to ng paninde. Pagtapos na tayo sa ating pag-wish dito, gagamitan po natin to ng paninde na isang sindihan lamang ay sindi na siya. Kapag po ito ay hindi nyo po na masindi-sindihan ng 3 beses na pasindi-sindi, ay papaltan nyo na po ang ating kandila at kumbagay, mag-wish po muli kayo sa kandila tapos bubuksan nyo po muli. Kailangan po ito ay isang sindihan, bukas na po siya. 1 hanggang 3 ay bukas na po dapat. Pag hindi po, papaltan nyo po muli ang inyong kandila.
At pagkatapos pag nabuksan niyo na po siya, ay di ito na nasa ito itong kandila, bukas na siya. Ito yung dalawa nating baso nasa pagitan. At tayo po ay mananalangin ng taimtim at sasabihin po natin sa araw na isama na po niya ang ating liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay sa kanyang pagsikat ng araw. Ganun po, tapos para maitinataboy po tayo sa kanya, taboy na po natin lahat ng mga kamalasan natin. Isasama na natin sa lahat ng pagsikat ng araw na ganyan, yan po ay mawala na sa ating buhay dahil tayo sawa-sawa na sa paghihirap at patikimin naman tayo ng ginawa. At yun po ay kumbaga ay kasaganahan ng ating buong pamilya. Ganyan, lahat na po ng mga magaganda i-wish nyo doon. Tapos medyo itinataboy-taboy nyo po inyong kamalasan sa araw. Yan po, yan. Isama nyo na. Ayaw na ayaw ko na pabalikin yan sa aking buhay. Ako'y sawan-sawa na yung lahat-lahat na po, sabihin nyo na ganun. At pagkatapos po yan, kapag kayo po ay tapos ng manalangin, uubusin po natin ang ating kandila. At pagkatapos po, eto na. Bago po ito maubos, ay kunin niyo po yung inyong 1,000 peso bill, yung pinakamalaki. Ilagayin po doon sa ilalim. Kunyari, ito po yung isang baso na may wishes po ninyo. Ipatong niyo po doon. Pero syempre, ano, tawag dyan, sure na sure kayo na hindi mababasa yung 1 peso kasi baka masira. Gagastusin din po natin yan. Kumbaga yan po ginamit lamang natin sa ritual. At pagkatapos po yan, idea na. After po ng mga 30 minutes, basta naubos po itong ating kandila, ay pwede na po natin siyang alisin yung ating pera, or kung kaya po natin ng 24 hours na nakababad po siya yung ating wishes doon, at ganoon din nandoon ng 1,000 na nandoon sa may tapat ng silangan, kung kaya po at walang gagalaw, ay mas okay na okay po yan. O kaya sabihin ninyo na nakatira doon sa loob na yung tahanan, na huwag gagalawin yung 1 peso bill at saka yung ano, yun po ay makaka-attract kahit po 24 hours po siya nakababad po doon, yun po ay nakaka-attract ng swerte sa ating buhay. At yun po mga kahilingan natin doon na para po mabayaran lahat ng ating mga pagkakautang, ay agad-agad nyo po yung mababayaran. At pagkatapos, isang baso na may asin, iinumin nyo po siya. Yan po ay pang-energize at pantaboy ng mga negativity sa loob ng ating katawan. Lalo na po kung yung mga kasalukuyan dati, kayo po ay may mga nakakaaway at kayo po ay napapanalangin na ng masama at mga sumpa-sumpa pa. Yan po ay pantaboy sa inyong pong katawan, negativity sa inyong katawan, at yan po ay pampalakas pa ng inyong kalusugan. Kung kayo po isipunin, kagaya ko po naman nagdaan, yun lamang po ang ginamot ko, wala po ko iniinom kahit anumang gamot. Yun lamang ang aking iniinom, basta sa liwanag ng araw. Ako po ay gumaling, unti-unti po akong gumaling. At parang bumilang lamang po yun ang pinakamatagal na 1 linggo. Dahil nga po, sobrang lala naman din talaga na sipon ko noon. Pero hindi po ako sakitin na tao. Hindi ako sakitin na tao. Pag daw po halimbawa nakapagsalta kayo ng kung ano, baka daw po kasi maganap sa inyo, tumuktok daw po kayo sa kahoy para daw po ay hindi magkatotoo. Yan. Ngayon, ganun po yon. Basta lubos po ang paniniwala nyo, isang beses nyo lamang po yung gagawin. At yun po ang tubig na yon, hayaan nyo lamang po doon ng 24 hours. Tapos po, kung hindi naman talaga madumi pa siya, kunin nyo na yung 1,000. Pagtapos, ilagay nyo na muli sa inyong wallet. At tapos, pag hindi pa talaga madumi yung inyong wishes, at saka yung meron pong tubig doon, ilagay nyo po yon sa ilalim ng inyong kama. Ngayon po, pag po nagdumi na siya, ay di itapon nyo na po yon. Wala naman pong ano doon, kumbaga, hindi siya ganun kaigting na ritual na kailangan ibaon sa lupa, ipaago sa ano, hindi po naman siya ganon. Okay po siya kahit ilagay nyo po sa isang plastic, tapos tapon nyo po sa basuran, or kaya i-drain nyo po doon sa inyong lababo, yung pong tubig, tapos yun po, pigain nyo lamang yung papel, at tapos tapon nyo na rin po doon sa basuran, yun po, okay na po yun. Kumbaga yun po ay magiging daan para kayo po ay magkaroon ng pera, at agad-agad po yun ay mabayaran nyo ang inyong pagkakautang. Yun po kumbaga, may biglaan tutulong sa inyo na mababayaran nyo inyong utang, or kaya may bigla ang pera na darating sa inyo, or kaya merong mag-o-offer sa inyo na ito, babayaran ko na, basta babayaran nyo ako pag nagkaroon na kayo. Yung mga ganon. Ayun, yun po ay blessing na, yun po ay magiging daan para mabayaran nyo po ang inyong pong mga pagkakautang. Or kaya magiging patient yung pong tao na niningil sa inyo na maglalaylo na siya, hindi muna kayo niya sisingilin, basta pag kayo po ay nagkaroon, babayaran nyo po sila. Yan, yun po yun. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing ko, salamat po.